Ginoong Nicolas. Iniibig ko ang anak ninyo. Nais ko po sanang hingin ng kamay ni Uriang. Hangad po namin na magsama na. Sana po, mapayagan ninyo kami. Hindi ko kayo mapapayagan. Hindi ko ipagkakatiwala ang anak ko sa isang mason, sa isang erehe. Ipagpaumanhin po ninyo, pero mali po ang pagkakakilala niyo sa akin. Ipagpaumanhin mo na rin. Ipagpaumanhin mo. Dahil hindi mo na muli pang makikita ang anak ko. Wala na siya rito. Wala na po akong mahihirin sa buhay ko, Luis Uriang. Malinis po ang hangarin ko sa kanya. Handa po akong ibigay ang lahat. Lahat. Buhay ko. Kinabukasan ko. Kung hihilingin po ninyo na ako'y lumayo, gagawin ko. Magpapakalayo ako. Pero sana ako, huwag niyo naman mong pahirapan si Uriel. Maawa naman ho kayo. Wala ho siyang kasalanan. Espiritu Santo, Amen. Maari mo nang halikan ang iyong asawa. Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila, gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa? Andres? Napakagandang tula. Para sa iyo at sa inang bayan. Mahal na mahal kita, Andres. Sana hayaan mong mahalin ka rin ang prinsipyong iyong pinaglalaban at ang inang bayan. Mabuhay ka, Lakambini. Ngayong kasapi ka na ng katipunan, maging isa kang kandila na magbibigay liwanag sa pagkakaisa ng marami pang mamamayan para sa karangalan, katarungan, at kalayaan. Tatlong taon na tayong nangangalap na mga miyembro. Subalit hanggang ngayon, parang nagbubulag-bulagan pa rin ang mga tao sa kalupitan ng mga Kastila. Malalim ang takot na itinanim ng mga Kastila sa puso at kaisipan ng ating mga kababayan. At hindi ito madaling maalis. Pero kung patuloy silang matatakot, lalong mababaon sa pagkikahos at kapian ng bayan ito. Bakit, Andres? Bakit bigla ka natahimik? Narito ako noon. Nakita ko kung paano nila ginarote ang tatlo. Thank you.
Hindi ito ang katapusan, kundi simula pa lamang. Noon, hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko mayalis ang tingin ko sa kanila. Habang pahigpit ang yakap ng kamatayan sa kanilang mga dibdib. Ngayon, nauunawaan ko na. Ano ang kalagayan ng Katagalugan noong unang panahon? Malaya at matahimik ang ating bayan bago ito sinakop ng mga dayuhan. Ano ang kalagayan ngayon? Inabuso ng mga Kastila, lalo na ng mga prayle, ang kanilang kapangyarihan. Sila ang mga manlulupig. Ano ang magiging kalagayan sa darating na panahon? Pupuksain ng katapangan ang kasamaang sumasakop sa ating bayan. Nasa harapan mo ngayon ang pinagbibintangang traitor. Ano ang hihahatol mo sa kanya? Kamatayan. Ngayong kasama ka na sa Kilusan, ano ang nais mong itawag sa'yo? Magdalo, Supremo. Magdalo. Binabati kita, kasama ang Magdalo. Malayan mo yun. Ibig sabihin, naging magkaibigan si Aguinaldo at Bonifacio? Hindi naman tumagal yung pagkakaibigan ng dalawa. Ah, kasi traitor daw si Bonifacio, di ba? Hindi ko kaya masisisi kung yun ang nababasa ninyo sa inyong mga libro. Hindi ba nakakalungkot na ang isang taong nag-alay ng buhay sa labanan para sa kalayaan ay tinataguri ang traitor? Basahin mo, para sa pagbabago. Para sa ating galihan, basahin mo. May isang taong handang mamuno ng himagsikan laban sa mga Kastila. Sino po yung tatang? Ang tawag sa kanya. Supremo.
maligayang pagdating. Mabuhay mga kapatid! Maraming salamat sa inyong pagdalo sa pagpupulong nito. Ako po ang inyong lingkod, Andres Bonifacio. Masaya ako sa inyong pasya na makiisa sa pakikipaglaban para sa kalayaan. Narito po ang kasamang Emilio Jacinto upang pangunahan ang inyong pagsanib sa Katipunan. Muli, maligayang pagdating. Sabi ng alaman, nasa bundok na ito, ang espiritu ni Bernardo Carpio. Mararamdaman ang kanyang kapangyarihan sa kuwebang ito, lalo na tuwing sasapit ang Biyernes Santo. At dahil sa kanyang pambihirang lakas, sanggol pa lamang siya, ay kaya niya nang bunutin ang mga pako sa kanilang bahay. At nang siya'y magbinata, nakatagpo siya ng isang kabayong malapit ng mamatay. Pero nang kanya itong hawakan, ay bigla itong gumaling at lumakas. Simula noon, si Bernardo Carpio at ang kanyang kabayong pinangalanan niyang Hagibis ay naging tagapagtanggol ng bayan. Pero hindi lamang dahil sa lakas, ang tapang ni Carpio ang naging sandigan niya para pamunuan ang pag-aaklas laban sa mga Kastila. Noong simula, nagtagumpay si Carpio. Pero humingi ng tulong ang mga prailit sa isang engkanto. Sinukul nila si Carpio sa kuwebang ito. At inipit siya ng dalawang nag-uumpukang bato. Hanggang ngayon, ay nagpipilit na kumawala si Carpio mula sa dalawang nag-uumpugang bato. At tuwing itutulak niya ito, nararamdaman natin ang pagyanik ng bundok. Ang alamat na ito, ni Bernardo Carpio, kailanman ay hindi makakalimutan. Ang kwento ng kanyang katapangan at pagsasakripisyo para sa bayan ay patuloy na mag-aalap hanggang sa makamit natin ang tunay na kalayaan. Noches, padre. Detecto cambios en el comportamiento de los indios. Sospecho que la mayoría se está afiliando a la masonería. No me gusta esto para nada. ¿Estás seguro de su información? No soy yo, sino usted quien debe contestarme esa pregunta. Ha sido la iglesia quien ha mantenido el orden en esta colonia. Durante más de 3 siglos, la iglesia ha mantenido la paz, relación y entendimiento entre los españoles e indios. Fundación de la masonería en esta colonia fue por los peninsulares. Mientras estén en el poder, no debemos preocuparnos. ¿No allá usted? Usted es el gobernador general.
Pero le advierto, espero que no se le adelanten los indios.